Tuloy ang pagdaloy mga kababayan ng magagandang balita. At ito'y ngayon pa lang. Sabi dyan mga kababayan, just now, Presidential Communications Office, PESA reports 2.8 billion investment approvals, almost half of which came from PBBM's foreign trips. Paya na naman na niya, Mr. Maravillas, yung mga taga-anga ni Fintaki. Tustado na naman po. Hindi umubrar yung mga propaganda, yung sinasabi ng nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pusa! Opinyon, para at paglalantad sa katotohanan. Pusa! What you see is what you get. You decide. Nilang patron na sige lang ang pasyal-pasyal ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kita ninyo ang resulta. Napakaganda ng resulta mga kababayan. Nainggit man lang niya Mr. Maravillas kasi si dating Pangulong Digong kasi siya hindi makapagpasyal-pasyal. Wala man mag-imbita sa kanya mga kababayan na maraming bansa kasi palaaway, lahat na lang inaaway niya ang kaibigan niya si Xi Jinping tapos si Putin. Kaya nga po mga kababayan, importante na ang dapat successor ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung hindi po palaway tulad po ni Speaker Martin Romualdez, mga mababait at matatalino po, hindi masasama yung mga linalabas sa kanilang bibig, marunong sa diplomacy, may good manners, highly educated, hindi yung ugaling askal. O diba? Nakakaya ang ganun, mga kababayan. Dapat may breeding po. Kaya niya siguro Mr. Maravillas, laging kasama si Martin Romualdez ng ating Pangulong Bongbong kasi siya yung tinitrain na successor. Iwan ka pa, mga kababayan. Ako, tingin ko, kasi siyempre, kailangan yung mga legislation that will support the, yung agenda ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yan, laging kasama po si Martin Romualdez. Kaya lang po, binibigyan ng mali siya ng mga insecure. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan at iba pang mga kaganapan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies. And bills payment for Meralco bills, Aleco bills, sa mga taga-Albay, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gusto mag-travel, local, international, pwede kayo magpa-booking dito sa amin, online. May maya kami, may bayad center na rin po dito sa office. Pati sa mga hotels, nag-booking po kami. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Buildings, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito yung aming Innova, lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at mga paninigas na mga kaso-kasoan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya.
you will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Gucci Berry. Yung Gucci Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos sa niya, Mr. Maravillas. Sa balikan natin itong ating mga kwento, mga kababayan. So, napakaganda nitong balita, mga kababayan. No? Yung Philippine Economic Zone Authority or PESA, nireport po ang approval of 2.8 billion plus pesos investments for March. Nang sabi, almost half of it came as a result ng foreign trips ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba mga kababayan, kaya huwag kayong magpapaniwala po sa mga pinagsasabi ni Finta King. Wala kasi siyang ganitong achievement mga kababayan. Wala sa agenda niya. Ang agenda lang niya mga kababayan, yung tukang-tukang. Laging war on drugs yung bukang bibig niya. Pagkatapos yung barkada niyang si Xi Jinping. Narinig mo niya, Mr. Maravillas, yung sinabi ni ano, ni Trillanes. Opo, tinawag po na budol si Digong ni Trillanes. Ayan po. 1 hour ago pa lang, sabi niya dito, mambobodol talaga tong taong ito. Former Senator Sonny Trillanes reacts to report that former President Rodrigo Duterte had supposedly made an understanding with China that the Philippines would not bring in large scale building materials to Ayungin, Seoul. Sabi niya po, si Duterte pala ang may secret deal with China sa WPS, inamin mismo ng China. Tapos kami raw ni Pinoy ang nagbenta ng Scarborough kahit si Pinoy nga ang nagbasura ng 9-line sa arbitral tribunal. Mambubudol talaga ang taong ito. Basag na basag mga kababayan. So, ito yung balita mga kababayan. No? Duterte reportedly made an understanding with China. Yung mag-ama po, oh, best friend po si Xi Jinping. Oh, sabi dyan, former President Rodrigo Duterte, famous and infamous for promising a pivot to China, had supposedly made this understanding with China that the Philippines would not bring in large-scale building materials to Ayungin, Seoul. In other words, said the anonymous Chinese official who spoke to Manila Times, the Duterte administration promised Beijing that they would not be reinforcing the Sierra Madre where a handful of soldiers are stationed at a time. Kawawa talaga niya, Mr. Maravillas, kung si Inday ang maging successor. Ang strategy po ng China sa pakikipagsabuatan po ay para pabulukin na lang po yung Sierra Madre. Pag nabulok na po, pwede na nilang kamkamin po. Ganon. Ayan po. China wanted the Philippines to commit not to transport large-scale building materials to reinforce the Sierra Madre. In turn, China would agree to let only one vessel through during regular rotation and resupply mission to the BRP Sierra Madre. Ayan po yung mga salarin. Kita din nyo. Kaya sabi nga dito sa amin, cuidado, beware ang ibig sabihin po. Mag-isip-isip po tayo this coming midterm election at lalo na sa 2028 presidential election. Tapos i-accuse po doon sa devil at devil. Prayer rally pala. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sige lang anyang pasyal-pasyal. Sige ang pasyal po sa ibang bansa para humingi ng support para sa West Philippine Sea at para maganap ng mga investments na ngayon po nagkakabunga na po. Ayan po. Ito pala, mali yun. PESA Director Teresa Panga said, the approval of the investment came after board meeting last Friday, which she said also reflected the agency's bullishness
to attract more investments this year under the Marcos administration. Ganon kami kabulis ngayon. Kahapon, nagkaroon ho kami ng board meeting. And for March, ngayon lang po, if you allow me, I will now share with the media our approval. Just yesterday, our board meeting, we added another 2.8 billion plus pesos. Panga said in a news forum in Quezon City, adding that it is 20.8% higher than the same period last year at 2.3 billion pesos. If you will sum up, Anya, our first quarter performance, January to March, already January to March, 14.9 billion pesos in investments, which is 19.25% higher than the 12.5 billion pesos achieved in the same period, Anya, last year. So bunga lahat ito, mga kababayan, half of the investments galing po sa foreign trips ng ating Pangulo. BBM. Ikumusta naman po si Maudigs? Yung 7 pesos nga po sa zona niya na prinamis per kilo ng bigas, nangyari po. 2018 pa yon, mga kababayan. Kaya sabi ko sa post ko, mga kababayan, sa Facebook, musta yung 7 pesos na bugas ni Diggs? Meron na po ba? 2018 zona pa yung promise niya? Yung kay PBBM na 20 pesos, wala pa kasi po. Pero may libre. Galit na galit, umatake na naman po yung mga taga Finta Kingdom. Kinuyog po yung post ko. What? ito pa, mga kababayan, ang good news. Anti no permit no exam act, batas na. Pinirma na ng ating Pangulong Bongbong. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang batas ang Republic Act number 11984 na pumapayag sa mga estudyanteng kumuha ng pagsusulit sa paaralan kahit hindi pa nababayaran ang kanilang mga obligasyong pinansyal. Yan po, pinirma na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam ba ninyo kung sino ang author niya? Ito po yung author, yung Kabataan Party List, si Raul Manuel, mga kababayan. Buti pa niya, Mr. Maravillas. Si Raul Manuel, may magandang contribution sa ating mga mag-aaral. Si Inday. Ang contribution po ni Inday, yung nadagdag na vocabulary, tambaloslos, at saka yung duck hair clip, pinaintulutan niya. What? Saka siyempre, yung pagtanggal po sa mga classrooms ng mga visual aids. Magkikita po ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit hindi niya kalyado, alam naman natin na mga anti, yung mga Kabataan Party List, militant, congressmen. Pero nakita ng ating Pangulo, magkakatulong sa ating mga mag-aaral at sa mga magulang. Pinirma niya, batas na siya ngayon. Hindi siya po namimersonal, oh. You see? Ngayon, sa iba pang balita, mga kababayan, yung controversy doon sa gustong gawing pananampal po back-to-back ni Attorney Glenn Chong sa ating First Lady, sumaklolo na rin po yung ilang mga mambabatas. Ayan po. Two Solons demand apology from Chong for threatening to slap First Lady. Dapat niya mag-public apology itong si dating Congressman Glenn Chong. Sabi ko nga po doon sa unang video natin kagabi, kailangan siguro isa ilalim sa disciplinary action. Member siya ng bar. Idisbar. Tingnan po ng ating mga buting congressmen kung pwede ba silang kung pwede ba siyang kasuhan ng disbarment. Kasi po, nakakasira siya sa profesyon ng mga abogado. At binasa natin yung lawyer's oath. Gross, violation ng kanilang oath mismo bilang abogado. Yung sabi dito, Surigao del Sur, 2nd District Representative Johnny Pimentel and Surigao del Norte, 2nd District Robert Ace Barbers,
are demanding a public apology from former Biliran Lone District Congressman Glenn Chong after he publicly threatened to slap First Lady Lisa Araneta Marcos in the face. Grabe ang galit po. Gustong manakit. Hindi man siya inaano. Talaga na niyo may mga diferensya talaga, Mr. Marabillas. Yun nga po, hindi natin maintindihan yung pinag-uugutan ng kanyang galit. Ang duda po ng mga netizens, ini-expect niya, kasi tumulong siya during the campaign, ini-expect niya mga kababayan na ma-appoint siya. Eh siyempre, binaground check siguro po kung ano yung pagkatao ni Glenn Chong. Butaw po, bukya, hindi na-appoint. Ayun, umuusok po palagi kasama yung mga anti-Marcos vloggers, mga kababayan. Sige pa interview. Yung mga dating Marcos supporters, nagsama-sama po sila sa paninira sa ating Pangulong Bongbong at sa First Family. O, di po si Pimentel at saka si Congressman Pimentel and si Ace Barbers. Johnny Pimentel po. So sabi dito, yes, I saw the video clip and I denounce his disrespect to the First Lady, sabi po ni Pimentel. We demand anya a public apology for Chong. Sabi naman po ni Barbers, that is conduct unbecoming anya of a gentleman. Women's Month pa naman, Chong should apologize. Yun mga kababayan, ang mga developments ng balita ngayon. Sabi ko nga po, yung ating Pangulong Bongbong in the First Lady, hindi man sila po pinapatulan. Sanay na sa panlalait, pananakot at kung ano-ano pa na pagmamalupit. Naimyo na lang po yung mga Marcos. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Yeah.